Alam ko mula umpisa pa lang na mahihirapan tayo, pero pinilit ko para kay Teddy at kay Diana. Buti nila walang nalaga sa atin. Ang importante, alam natin na hindi pa rin kumakanta si namang Teddy ngayon. Pinag-aalala ko lang, General. Sigurado ko ililipat ni Secretary Pato si General Oligario at si mang Teddy. Sigurado ko mahihirapan tayong hanapin sila. Art, ano nang balita dyan? Madam, sinugod kami ng mga lintik na agila. Ano? Anong nangyari? Sinubukan nilang iligtas si Teddy at si Diana pero hindi sila nagtagumpay. Ang hindi ko inaasahan, kasama pa nila si Salonga at si James. Sinasabi ko na nga ba eh. Matagal na akong duda sa dalawang pipit na yan. Yung makapapayad na mamatay si Mang Teddy. Pumunta ka kina Cardo ngayon. Kumuha ka ng impormasyon doon na magagamit natin para maligtas natin si Mang Teddy. Boss, pinakita ko na sa kanila na hindi na ako interesado bumalik doon. Gawa mo ng paraan, Ramil. Boss, mapapahiya lang ako. Baka sabihin nila bumabalik ako at hindi ko sila maiwan. Importante sa akin na maligtas si Mang Teddy. At ikaw lang ang pwedeng gumawa nun para sa akin. Sige na. Sige, boss. At kapag nakakuha ka na ng impormasyon, alukan mo si Cardo ng tulong mula sa akin. Siguro mo maigpit yan? Yes, boss. Ito na ngayon ang bago ninyong gulungan. Tingnan ko lang kung matuntun pa kayo ni Cardo rito. Kahit saan lupalop niyo pa kami galit, masusundan at masusundan kayo ni Cardo. Subukan niyang pumunta rito at nang ubusin sila ng mga tao kung nakabang sa harap. Andiyan, no? Hinihintay lang sila. Kaya ako sa inyo, kinasalita na ako. Oo. Tahimik, ha? Siguro nga ay bagay itong lugar na ito sa inyo para makapag-isip-isip kayo. Malamang sasabihin nyo na sa akin kung nasaan si Cardo. Mamamatay kami na hindi nagsasalita. Ano na ang estado ng misyon natin? May lead na ba kayo sa mga kinaroroonan ng Agila at kung saan nila tinatago si Clarice Padua? Captain Ponce. Sir, wala pa pong development, sir. Pero check na po namin yung mga CCTVs, mga surveillance cameras po sa mga daan. Malapit po kung saan po natin sinalakay sila Cardo. Wala po kaming nakita, sir. We also checked their background. And the people they know.
Pero hinahanap pa rin namin sila. Yun pa lang ang mga nagagawa ninyo? Sir, ginagawa po namin lahat para ma-achieve yung objectives natin. Kulang ang efforts ninyo! Kulang na tayo sa oras! Doblehin nyo ang mga ginagawa ninyo. Siguraduhin ninyo na makakuha yung information tungkol sa kanila. Sir, magaling rin kasi sila magtago. It's either that or kita kang pupotekta sa kanya. I'm disappointed, team. Disappointed ako sa pag-usad niyo itong mission to! Hindi kayo naging black ops para maging mediocre! Sir, with all due respect, ginagawa naman po namin ang lahat. At bilang superior officer mo, Captain Mante, alam ko na hindi sapat ang ginagawa niyo para sa mission to. Tatay sa kasi Jan Oligario. Cardo, Urgy. Nabigo kami. Hindi namin nakayanan ang dami ng tauhan ni Padua. Kinailangan ho namin umatras. Kung hindi, hindi kami makakalabas doon ng buhay. Pero nasaan sila, Teddy? Anong nangyari sa kanila? Huwag po kayo mag-alala, Aling Virgie. Nakita namin si Mang Teddy at si General Oligario. Buhay na buhay. Pero bakit niya iniwan doon? Pasensya na ho kayo, Aling Virgie. Pero ginawa ho namin lahat ng makakaya namin. Huwag po kayong mabahala. Dahil mananatili silang ligtas, hindi sila papatayin ni Secretary Padua. Paano ka nakakasiguro? Lalo na ngayon na alam nilang ililigtas nyo sila, Teddy. Sigurado pahihirapan yun! Baka hindi niya kayanin yung pag-torture sa kanila! Huwag kayong mag-alala, Aling Virgie. Dahil hanggat hawak natin si Clarice, hindi nila papatayin sina General Oligario at Mag-Teddy. Ma'am? Ponce. Uwi na rin ako maya-maya. Mahuna na kayo. Samahan na muna kita dito, ma'am. Ma'am. Pards. Bilang matagal mo na akong kaibigan, nalulungkot ako sa tuwing nag-aaway kayo ni Major. Nasasaktan ako para sa'yo. Alam kong mahal na mahal mo si Major, pero nagkakatampuhan kayo. Nagkakasakitan kayo dahil sa trabaho. Nararamdaman ko kasi na parang, ano mo yun, nagbabago na siya. What can I do for you? Sir, may isa-submit lang ako. Thank you. Sir, bakit parang napapadalas ata ang pagkontra sa'yo ni Captain Mante? Your point is? Ako? Hindi kita kukontrahin. Arts. Ginagalang ko si Major De Vela dahil magaling siya. Senior natin siya. Pero sa tingin ko lang, ha, hindi na tama yung ginagawa niya sa'yo. Mahalin mo muna ang sarili mo bago mamahalin ang iba. Anong gagawin natin ngayon? Sigurado ako, masihigpitan nila Padua ang pagbabantay kay Mang Teddy tsaka kay General Oligario. Mahirapan tayong bawihin sila. Cardo, tama si Rona. Nakita namin ang personal kung gaano kalakas ang puwersa ni Arturo Padua. Dehado tayo, Cardo. Sa dami ng armas nila at tauhan, lamag na lamag sila. Kaya hindi namin nailigtas sa Mang Teddy at sa General Oligario. Kailangan nating pag-isipang mabuti ang mga susunod nating hakbang, Cardo. Isa lang ang naisip kong paraan. Ano yun, Cardo? Kinakailangan natin isauli si Clarice. Paano?
Kinakailangan namin ng tulong mo. Ikaw ang magiging susi namin para mailigtas namin ang buhay ni Tatay Teddy at ang Jero Ligario. Kamusta naman ang lugar? Nagustuhan niyo ba? Hindi ko alam kung anong pinaplano mo. Pero hindi ka magtatagumpay. Pagbabayaran niyo ni Arturo ang lahat ng mga pinaggagawa ninyo. Talaga? Sino naman ang makakagawa nun? Si Cardo! Hindi! Wala na kaya. Tapos na ang laban. Mamamatay kayong lahat! Hello? Hello, Daddy. Laris? Laris, ikaw ba yan? Yes, Dad. Clarice, sabihin mo sa akin, nasaan ka? Nasaan ka? Hello? Adwa! Si Ricardo Dalisay ito! Ayaw ka talaga, Dalisay. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Huwag ka mag-alala. Ibabalik ko sa'yo ang anak mo. Kapalit ni Tatay Teddy. Ate Jero Oligario. Sige. Sige. Papayag ako sa gusto mo. Pero sa isang kondisyon. Ako ang magsasabi kung saan tayo magkikita at magpapalitan. Maghintay ka. Ite-text ko sa'yo. Adwa. Kilala kitang hayop ka. Kapag kami inonsi mo, sisiguraduhin ko sa'yo na hindi na makakabalik pa ng buhay ang anak mo. Naintindihan mo ako? Ay, kausap mo si Dalisay? Pinapapunta mo sila dito? Madam, I'm sorry. Pasensya na po kayo. Pero ang gusto ni Dalisay, magpalitan kami. Si Teddy at si Diana. Kapalit ni Clarice, ibabalik na niya sa akin. Sige, sige. Papuntahin mo sila dito. Kailangan paghandaan natin ang pagdating nila, Dalisay. Alam kong gagawin ang lahat ni Daddy para mabawi ako. Pero sana walang mapahamak. Bakit ngayon pa kung kailan na pamahal na ako sa kanila? Lalo na ngayon na alam kong kailangan ako ni Cardo para alagaan siya. Ngayong wala na siyang makakasama dahil wala na si Aliana. Ito nang matagal kong inaantay. Para maparamdam ko kay Cardo kung gaano ko talaga siya kamahal. Kaya nagdadalawang isip ako kung gusto ko ba talagang bumalik kila Daddy o manatili ako dito. Alam ko mapanganib ang gagawin namin. Pero kinakailangan namin sumugal. Wala nang ibang paraan para mailigtas namin si Tatay at si Jero Ligario. Si Clarice lang ang makakatulong sa amin. Ito na rin ang paraan para makabalik siya sa dati niyang buhay. Sana lang, maging matagumpay kami bukas. At wala ni isa sa amin ang malagas. Alam kong kakayanin namin to. Posible kayang alam na ni Cardo kung nasan tayo? Hindi ko alam. Pero posible rin alam na nila Padua at Lily kung saan ang tatago sila Cardo. At wala lang tayo magagawa ngayon. Huwag mabigyan pa sila ng babala. Magtiwala tayo kay Cardo, Monteddy. Sa Agila, ililigtas nila tayo. Maaabot pa nila tayo sa lahat ng lugar na to. Nasa dulo na tayo ng mundo, Diana. Huwag kang bumitaw, Mang Teddy. Huwag ngayon. Posibleng paparating na si Cardo. Magkakasama na kayo ulit ni Aling Virgie at ni Aliana. Bernardo. Yes, madam. Maganda ka ng mga tauhan. Yung magagaling.
Bukas ng alas 3 ng hapon, pumunta kayo dito sa resort ko. Susulpot sina Cardo, Dalisay at ang mga Agila. Upusin niyo silang lahat. Madam, hindi po ba nandiyan rin ang mga tauhan ni Secretary Padua? Kahit sila, patayin niyo rin. Wala kayong ititira. Ang importante sa akin, matapos na ang lahat ng problema ko. Maliwanag ba? Arreglado po, madam. Pero gusto ko kayong tulungan. Pero ayaw kitang iwan. Hindi ba pwedeng dito na lang ako? Huwag niyo na lang akong ibalik sa daddy ko. Hindi maaari. Alam kong hirap na hirap ka na rin dito. Napakarayo mo na rin pinagdaanan. At ilang beses mo na rin sinakripisyo ang buhay mo. Clarice, ikaw na lang ang tanging paraan namin para mailigtas namin si Tatay at si Gerard Oligario. Kaya sana maintindihan mo kami. Napamahal ka na rin sa amin. Kaya masakit din para sa aming lahat nung mahiwalay ka. Tato, ayokong mawalay sa'yo. Nandito lang ako. Nandito lang ako palagi. Lagi mo tatandaan yan. Hindi ako mawawala. Kahit alam kong hindi mo makakalimutan si Aliana. Hayaan mo akong tulungan kang gamutin yung puso mo. Alam ko din na hindi ito yung tamang pagkakataon na sabihin kong mahal kita. Kasi hindi naman tayo pareho nang nararamdaman eh. Pero gusto kong sabihin sa'yo na maghihintay ako. Pwede kitang mahalin bilang kaibigan. Pero sarado na ang puso ko para kay Aliana. Kaya sana maintindihan mo yun. Bukas, masusunod sa usapan ng daddy mo. Palalayain na kita. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng tulong mo. Ang pagsasakripisyo ng buhay mo para sa akin, lalong-lalo na sa akin. At sana balang araw, kami naman ang makaganti sa'yo ng utang na loob. Na lahat ng kabutihan mo. Kaya sana lagi kang mag-ingat.